Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 3 pisong dagdag sa minimum na pasahe sa jeep. Yan ang hiling ng dalawang grupo ng mga tsuper kung hindi raw sila mabibigyan ng subsidiya o kaya'y diskwento sa krudo. Masakit na raw kasi sa kita nila ang sunod-sunod na pagmahal ng mga produktong petrolyo. Yan ang tinutukan ni Danuting Kungko. Limitado na nga ang pwedeng isakay, kinakain pa ng nagmamahal na krudo ang dapat sana'y iuuwing kita sa pamilya. Ito ang araw-araw na pinoproblema ng maraming tsuper tulad ni na Anastasio at Lamberto. Ang boundary namin mura lang, 250 lang. Kasi inuunala namin yung boundary. Eh, pag naka-boundary kami sa krudo, doon kami lalakyan. Dahil malaki yung binabayaran man sa krudo. Maabot ng 600. Nahihirapan po talaga kami ngayon. Yung dating kumikita kami ng 150, ngayon 60 na lang o 70. Bakit, sir? Eh talagang dahil sa pagtaas niyan, talagang halos wala na talaga kaming may uwi. Sa tala ng GMA News Research, base sa datos ng Department of Energy, umabot na sa mahigit 15 pesos ang nadagdag sa presyo ng gasolina mula Enero at mahigit 14 pesos naman sa diesel. Sa ordinaryong pagkakataon, madali para kina Lamberto at Anastasio na humirit ng taas pasahe. Pero iba daw ngayong pandemya. Para po sa kanila, talagang dagdag pahirap po talaga yun. Kung tutuusin, talagang pare-pareho talaga tayong nahihirapan dito. Sa kwenta ng Pasang Mazda, ang kasalukuyang 9 pesos na minimum fare sa jeep kakayanin kung nasa 40 pesos kada litro lang ang presyo ng diesel. Pero dahil nasa mahigit 46 pesos kada litro na ang diesel, dapat ilagay na raw sa 12 pesos ang minimum fare. Pero nilinaw ng Pasang Mazda, hindi pa raw nila ito itutulak sa ngayon bilang konsiderasyon sa mga pasahero. Ang kanilang hiling sa gobyerno, subsidiya o diskwento sa langis. Pagka nagkumpa ng increase of presyo ng petrol next week at wala itong aming nilalakad na subsidiya sa ating pamahalaan o humingi ka ng mga ayuda, palagay ko wala na kaming recourse kundi ang mag-file ng petition for help. Subalit, hanggat maaari, ginagawa namin ito ng pamaraan na makausap ang mga ahensya ng ating pamahalaan na matulungan kami yung subsidy. Pag-aralan ng gobyerno, lalo ng DOE, napakiusapan muna nila siguro yung mga oil companies na baka pwedeng magbigay ng discount. Yun ang pinakamabilis ngayon eh. Paliwanag ng Department of Energy, tumataas ang pandaigdigang presyo ng langis dahil sa pagsipa ng demand, bunsod ng muling pagtakbo ng ekonomiya sa maraming lugar. Nanindigan naman ng DOTR na walang aaprubahang anumang taas pasahe sa gitna ng pandemya. Pero paano matutulungan ng mga tsuper na unang sumasalo sa epekto ng bawat pagkakataong tumataas ang presyo ng langis? Magandang talakayin ho yan. Let's put it into conversation at pag-uusapan ho ng ating pamahalaan at ng mga taong nangangailangan. Danuting Kungko, Nakatutok, 24 Oras. Sa labas naman ng filing ng COC, hindi nagpapigil ang mga taga-suporta ng ilang kandidato. Meron pang nagdala ng truck ng bombero at meron ding naging ugat ng pagbigat ng trapiko. Nakatutok si Salima Refran. Akalain mong may malaking sunog sa CCP Complex sa Pasay sa dami ng mga fire truck at ambulansya. Pero paghahain lang pala ito ng ABP party list na binubuo ng mga volunteer firefighter at rescue. Sabi ng kinatawa ng partido, sila lang daw dapat na maghahain pero sumama raw ang mga taga-suporta. Maaga rin bumigat ang trapiko sa Pedro Bucaneg Street. Nakahinto kasi ang mahabang convoy ng party list na Malasakit Movement. Nomini nila si dating MMDA spokesperson Celine Pialago. Git ni Pialago, hindi raw siya ang nag-organisa ng convoy na ito. Mahigpit naman ang pagpapatupad ng health protocols ng mga pulis. Pinaghiwa-hiwalay nila ang mga nagtipong taga-suporta ng Bantay Kabuhayan Livelihood Association party list. Pinagsisita rin ang kumpulan ng vloggers. Tanghali naman ang dumating ang mga taga-suporta ni dating Senador Bongbong Marcos. Sandali namang nagkatensyon ang subukang samahan ng iba't ibang grupo si Labor Leader Leody de Guzman sa kanyang paghahain ng COC. Hinarang sila ng mga pulis.
Hindi sila pinayagan makatawid papuntang filing venue, pero pinayagan silang magprograma. Nauna nang sinabi ng PNP at COMELEC na huwag na sanang magdala ng mga taga-suporta ang mga naghahain ng kandidatura dahil nasa panahon pa rin tayo ng pandemya. Na sana sila mismo ang maging ehemplo na magpakita sa kanilang mga supporters o pagsabihan na iwasan itong malapiesta na pag-file ng candidacy. Nananatili namang mahigpit ang seguridad sa palibot ng filing venue. Sanima Refra, nakatutok 24 oras. Napili na ang 59 na paaralan kung saan aarangkada ang pagsubok sa face-to-face classes sa susunod na buwan. Pero tanong ng ilang senador, bakit daw hinihikayat lang at hindi required ang pagpapabakuna ng mga teaching at non-teaching personnel? Yan po ang tinutukan ni Mav Gonzalez. Sa November 15, uumpisahan na ang pilot face-to-face classes matapos ang halos 2 taong pagsasara ng mga paaralan. Mula sa 638 nominated schools, 59 public schools ang pinayagan ng Department of Health na sumama sa pilot. Karamihan ay nasa Visayas at Mindanao at 4 lang ang nasa Luzon na pawang nasa Masbate. Tuloy-tuloy ang assessment sa mga paaralan para makumpleto ang target na 120 pilot schools. Mayroon din po talagang mga activities na hindi kayang gawin sa mga tahanan kagaya ng ibang mga tech walk track natin na nakadepende ang pagsasanay sa mga physical presence. Dito po yung usapin din ng impact sa child development ng kawalan ng interaction and socialization. We're able to ensure that the benefit outweighs the risk through the selection of the appropriate learners and the priority activities. Through the protocols, we will be controlling transmission by implementing only this pilot implementation in minimal to low risk areas. Para sa pilot implementation, kinder to grade 3 ang papasok. Bukod pa ang mga paralang sa senior high school. Kailangan may voluntary signed consent ng magulang at walang comorbidities ang bata. Para sa school personnel, kailangan vaccinated, edad 65 pababa at walang comorbidities. Question ni Senador Pia Cayetano kung bakit encouraged lang na vaccinated ang mga teaching at non-teaching personnel na sasabak sa pilot study. Hindi raw ba dapat requirement ito kung haharap sila sa mga bata? Because of the principles that we adhere to in this vaccination program wherein vaccinations are voluntary, the Department of Education has already included that they will only be identifying teaching and non-teaching personnel who are already vaccinated to join these face-to-face classes. Yun nga lang, 57% pa lang ng mga guro ang bakunado ngayon. Sabi pa ng isang grupo ng mga guro, batay sa datos noong Setyembre, karamihan ng mga gurong nabakunahan na ay hindi naman kasama sa pilot face-to-face classes. 70% dito ay coming from Metro Manila. Unfortunately, sa Metro Manila po, wala pong kahit isang eskwelahan na pwedeng i-consider na isama dito sa pilot testing. Yung 30% ng vaccinated teachers po ay nakakalat sa buong Pilipinas. Based on UNICEF information, there are only 2 countries in the world that are still close in terms of classes, sa Venezuela and the Philippines. Being one of the 2 is nothing to be proud of, no, because we have to remember even before the pandemic we have a lot of issues on the quality of our education, no? So the pandemic will really wreck a lot of will really do a lot of damage in our system. Suwestyon naman ni Gatchalian, gamitin na lang ang alert levels na basihan sa pagbubukas ng mga paaralan gaya ng ginagawa sa business establishments. Sa ngayon kasi, galing sa mga lokalidad ang nominasyon ng mga paaralang bubuksan, tsaka isi-check ng DepEd at DOH. Posible raw ito, sabi ng DOH, at susuportahan nila. 2 buwan ang pilot implementation ng face-to-face classes hanggang January 31, 2022. Sa March 7 naman, ang target start ng expansion ng face-to-face classes. Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Posibleng may sabwatan daw ang mga tauhan ng customs at ibang ahensya ng gobyerno. Kaya nakakalusot pati smuggling ng gulay. Ayon po yan sa grupong SINAG. Hindi na itinanggi ng Bureau of Customs na baka may tauhan nga silang sangkot dito. Pero iniimbestigahan na raw nila ito. Nakatutok si Maki Pulido.
Matapos i-raid ng customs ang ilang warehouse sa Manila na puno ng smuggled na gulay noong Linggo, wala nang binibentang imported na carrots dito sa Commonwealth Market, Quezon City. Mas malasa naman daw talaga ang carrots galing sa Benguet, sabi ng mga tindera. Pero mas mura kasi ng 30 pesos ang kada kilo ng imported na carrots. Eh, mga Pinoy, pinipili talaga, mura talaga po eh. Kaya yun, mas nauubos. Dahil hindi na gaano binabaha ang merkado ng smuggled na gulay, nakakabawi na ng konti ang mga Benguet farmer. Ang mga carrots na itinatapon na ng mga magsasaka nang bumagsak ang presyo na ibebenta na. Pero di pa rin sa presyong mababawi ang ginasto sa pagtatanim ng mga ito. Ngayon na gumalaw na, at least bumabalik na yung dating lakaran. Duda ng grupong SINAG may sabwatan sa mga tauhan ng customs at ibang ahensya ng gobyerno, kaya nakakalusot pati smuggling ng gulay. Sa first border check, binubuksan ng mga container van sa harap ng mga taga-customs at kinatawan ng ibang ahensya ng gobyerno. Ang sistema kasi nila, bukas-sara lang. Bukas-sara. So kung yung content sa loob is iba, hindi talaga makita kasi ang in-x-ray lang nila is 10%. Of the total cargo. Hindi naman itinatanggi ng Bureau of Customs na baka may mga tauhan silang sangkot sa smuggling. Isa raw ito sa kanilang iniimbestigahan. Tinutukan namin yung mga dinayanan ng proseso. In the process namin, there are checks that needs to be done. And we're looking at the kind of diligence and the kind of work that our people did during these checks. Hindi pa masabi ng customs kung gaano karami ang napuslit na smuggled na gulay. Doble bantay naman daw nitong Burmans ang customs. Sana nga, sabi ng mga Benguet farmer, dahil ngayong Burmans lang sila may pag-asang makabawi sa mga lugi nila. Maki Pulido, Nakatutok, 24 Oras. Hiniling ng Integrated Power of the Philippines o IBP kay Pangulong Duterte na bawiin ang kanyang utos na pagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na dumalo sa mga pagdinig ng Senado kaugnay sa formally. Sabi ng kanyang Presidential Legal Counsel, pwede naman daw pero nakadepende yun sa Senado. At yan ang tinutukan ni Ivan Mayrina. Sa lumalalang banggaan ng Pangulo at Senado sa investigasyon tungkol sa kinwestiyong bilyong-bilyong pisong kontrata sa Farmally Pharmaceutical, nanawagan sa Pangulo ang Integrated Bar of the Philippines o IBP. Bawiin na raw ang kanyang desisyon na pagbawalan ng mga miyembro ng gabinete na dumalo sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y irregularidad sa Department of Health. Sabi ng IBP, makakabuo lamang daw ang Kongreso ng mga polisiya na sumasalamin sa kagustuhan ng taong bayan kung bibigyan ito ng malayang akses sa impormasyon. Tinukoy ng IBP ang desisyon ng Korte Suprema noong 2006 sa Senate versus Ermita, kung saan nasusulat kung kailan may kapangyarihan at walang kapangyarihan ng Kongreso na ipatawag ang mga opisyal ng ehekutibo sa ilalim ng prinsipyo ng separation of powers. Bagamat ang ehekutibo daw ay co-equal branch ng legislatura, hindi pa rin ito maaaring biguin ang kapangyarihan ng Kongreso na gumawa ng batas sa pagtanggi nitong magbigay ng hinihinging impormasyon. Sagot ni Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, pwede naman daw itong bawiin ng Pangulo, pero nasa Senado ang susi dito. Aba, bakit naman hindi i-withdraw kung nakita naman ni Presidente na ginagawa na nila yung tamang pamamaraan as dictated by the Constitution? Ipiniliwanag ni Justice Secretary Minardo Guevara ang posisyon ng Office of the President. Nakakaabala na raw sa trabaho ng gobyerno sa pagtugon sa public health emergency ang hindi na makatwirang pamimilit ng Senado na dumalo ang mga public health officials sa mahaba na nitong pagdinig. Ayon kay Attorney Pacifico Agabin, dating dean ng UP College of Law, pwedeng pilitin ng Senado mga opisyal ng gabinete na dumalo sa pagdinig, pero may kondisyon. Sa ilalim ng saligang batas natin, kung ang investigasyon ng Senado ay in aid of legislation, pwede nilang mapilit yung mga opisyales sa gobyerno na umapir upang mag-testify sa Senado. Ang magsasabi kung in aid of legislation ang isang investigasyon, ang mismong komite na nag-iimbestiga, ayon kay Agabin. Ito ang pinapalaga ng Pangulo, ayon kay Panelo. Dapat sinabi na kung ano ba ang proposed legislation nyo respecting what matter. Hindi po ba? Kasi ang nangyayari nga, the manner by which they're conducting it, parang they want to target sino ba ang may kasalanan? Sino ba ang mga kurap dito? And that is the judicial function.
Mm-hmm. Hindi yan function ng Congress. Sa ilalim ng saligang batas, may content power ang Senado at pwedeng ipag-utos na ipakulong ang mga sumusuway sa kanilang mga imbitasyong dumalo sa pagdinig. Pero ang magpapatupad ng kautusan para dito, ang mga pulis o sundalo na nasa ilalim ng ehekutibo ng Pangulo bilang kanilang Commander-in-Chief. Palagay ko itong content power ng Senado theoretical lang or only in theory. Hmm? Kasi hindi naman pwedeng ma-arresto yung mga cabinet official na yan. Mm-hmm. Kung talagang ayaw ng presidente kasi mm-hmm. ang presidente may hawak ng military, may hawak ng police. Mm-hmm. Ano naman ang laban ng sergeant at arms ng Senado sa mga military o police? Opo. Oh. So in reality, talagang hindi ma-arresto yung mga cabinet members na yan kung talagang ayaw ng presidente. Ivan Mary na nakatutok, 24 oras. Umarap na sa National Bureau of Investigation si Julian Ongpin, ang huling nakasama ng artist na si Bree Honson bago siya natakpuang patay sa isang resort. Nakakuha po ang GMA News ng kopya ng pahayag ni Ongpin kung saan niya idinitalya mga sandali bago nasawi si Honson. At yan ang tinutukan ni John Consulta. Pasado alas 12 ng tanghali kanina nang dumating sa tanggapan ng NBI sa Quezon City si Julian Ongpin, ang nobe ng artist na si Bree Honson na natagpuan ang patay sa isang resort sa La Union. Kasama ni Ongpin ang kanyang mga abogado at dumiretso sa mga investigador ng Death Investigation Division at Special Projects Team. Nitong Lunes, nagpunta si Ongpin sa NBI Cordillera Administrative Region sa Baguio at nagbigay ng kanyang salaysay kasama ang kanyang mga abogado. Nakakuha ang GMA News ng copy ng transcript ng pahayag ni Ongpin na kinuha ng PNP sa Baguio. Ayon kay Ongpin, pagkatapos nila mag-check-in ni Bree sa hotel noong September 17, nagtungo sila sa isang bar pasado alas 9 ng gabi at nakipag-inuman sa ilang kaibigan. Lumipat sila sa isang pang venue dakong 11:30 ng gabi at nakipag-inuman sa anim na kaibigan. Tinanong si Ongpin kung gumamit ito ng droga ng gabing yun. Hindi niya ito direktang sinagot at sa halip ay sinabing dati raw itong gumagamit ng droga. Ayon kay Ongpin, umiinom daw si Bree ng tranquilizers, antidepressants at stabilizers na prescribed ng kanyang mga doktor at magsusubiti raw sila ng psychological profile ni Bree. Inaayos daw ang relasyon nila hanggang pabalik sa hotel pasado alas 2 ng madaling araw. Pero nakaramdam ng insecurity kaya kinailangan daw niyang lumabas para magpahangin at manigarilyo. Maya-maya lang, pumasok daw siya sa kwarto pero hindi nakita si Bree. Nang silipin niya mula sa bintana ng CR, doon na raw niya nakita si Bree na nakasabit sa curtain rod ng banyo. Binasag daw niya ang jalousie ng bintana at ginalaw ang curtain rod para mababa si Bree sa pagkakabitin. Pumasok daw siya muli sa kwarto at sinira ang pinto ng banyo. Binuwat si Bree at iniligay sa kama. Meron daw siyang tinawagan na executive secretary ng kanilang kumpanya para humingi ng tulong. Ayon sa NBI, inaasahang lalabas ang resulta ng kanilang forensic at histopathological examination ngayong linggo. Ito ang kukumpleto sa kanilang investigasyon. We are finishing with the laboratory examinations on the submitted or the collected pieces of evidence at the scene of the crime. We are also taking the statement of Julian Ongpin. We can only thank him for cooperating and honoring our subpoena. Wala pang bagong pahayag kauling nito ang pamilya Honson, pero dati na nilang sinabi na duda silang nagpakamatay ang artist na si Bree. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, ultimo kampana ng simbahan, hindi pinatawad ng mga salarin. Ito po ay sa Marabot sa Samar. Ang ninakaw pa namang kampana ay antigo na at mahigit isang siglo na raw ang tanda. Yan ang tinutukan ni Marie Sumali. Sa bawat regular na misa at misa para sa mga patay, ang mga kampanang ito ang paulit-ulit na pinatutunog bilang paalala ng pagiging sagrado ng pagtitipon ng mananampalataya. Pero nitong Lunes na umaga, laking gulat ng mga pari, sakristan at lay minister nang madiskubring nawawala na ang antigo nilang kampana. Yung mga around 11 o'clock, umpisa na ng yung paglakas ng ulan at pagising na namin, nang umaga, napansin na lang nung batang sakristan na nawawala na yung kampanaryo. Kaya po nung yung nga,
pinagbigay alam agad namin sa barangay at sa police. Yun, patuloy kami nag-review ng mga CCTV footage. Hindi basta-basta ang kampanang ninakaw ng mga salarin dito sa Parish of the Holy Child Iglesia Filipina Independiente sa Marabut, Samar. Nakaukit pa sa mismong kampana ang taong 1895 na edad daw nito. Ibig sabihin, mas matanda pa raw ito sa mismong Aglipayan Church na nagmamay-ari nito. Talagang napakahalaga po dahil ang kampana rin ito ay sumisimbolo sa katatagan ng pananampalataya ng mga tao. Dahil nung magkaroon ng Yolanda dito, halos patapos na yung simbahan namin eh. Nung magkaroon ng Yolanda, tinamaan itong Samar, lugmok talaga yung simbahan namin. Tapos naitayo na naman ulit. May leads na raw ang mga nag-iimbestiga sa kung sino ang posibleng nagnakaw ng antigong kampana. Ayon kay Father Dahotoy, dahil nasa harapan lang ang kampana at hindi gaano mataas ang pinagsasabitan, ay madali raw talaga itong nakawin. Makonsensya naman kayo na ibalik yan. Yan po ay katumbas ng ating buhay. At yan ay hindi pag-aari ng mga tao. Yan ay pag-aari ng Panginoon. Ang mga kampanang tulad nito ay napakahalaga sa simbahan dahil bukod sa paraan daw ito ng pagtawag sa mga mananampalataya, paraan din daw ito ng simbahan lalo na noong sinaunang panahon sa pagbibigay babala sa nakaambang kalamidad. Kaya hindi raw titigil ang Parish of the Holy Child hanggat hindi na ibabalik sa kanila ang ninakaw sa kanilang kampana. Nag-aalok sila ng 10,000 pisong pabuya sa sino mang makapagbabalik ng sagradong kampanang ito sa kanilang simbahan. Mariz Umali Nakatutok, 24 Oras. Hamon ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairman Representative Michael Aglipay, magpakilala ang nakamaskarang testigo na iniharap sa Senate Blue Ribbon Committee sa pagdinig nito tungkol sa kinekwestiyong kontrata ng Family Pharmaceuticals. Sabi naman ni Senate President Tito Soto, masyado na siyang abala sa ibang importanteng bagay para magkomento pa. Nakatutok si Sir Castillo. Para kay House Committee on Good Government and Public Accountability Chair at DIWA Party List Representative Michael Aglipay, hindi katanggap-tanggap na witness ang hindi nagpakilalang whistleblower na humarap sa Senate Blue Ribbon Committee nitong Setyembre. Ibinulgar ng witness ang di umano'y pagpapalit ng expiration dates sa mga face shield ng kumpanyang Family Pharmaceutical Corporation. Sa akin kasi polluted witness yun, sa tingin ko. Kasi anybody who cannot appear without a mascara, without a mask, is a polluted witness. If you think what you're saying is true, you need to show yourself. Tinapos na ngayong linggo ng komite ang pagdinig sa Commission on Audit Report sa Department of Health tungkol sa di umano'y overpricing ng mga COVID-19 supplies. Sabi ni Aglipay, iba ang estilo ng House of Representatives kumpara sa Senate sa pagtrato sa mga imbitadong resource person. Paniwala pa niya, politika at eleksyon 2022 ang motibo di umano ng Senate Blue Ribbon Committee sa pag-imbestiga sa COVID response ng Duterte administration. Designed yan para yung front runner ay hindi manalo. Siyempre kung sino man endorse si President, malaking baba po ng ratings. I assure the public, the committee will be fair, balanced, and legal. Meaning we will take everything legally. Hindi ho tayo magpapadala sa emosyon sa kabila ho kasi medyo nagiging emotional sila lahat doon. Hininga namin ang komento si Senate Blue Ribbon Committee Chair Richard Gordon pero wala pa siyang tugon. Sa isang text message, sinabi naman ni Senate President Vicente Soto III na masyado siyang abala sa ibang importanteng bagay para magkomento pa. Ayon naman kay Senator Risa Ontiveros, dapat igalang at irespeto ang mga institusyon na nagpoprotekta sa interes ng taong bayan. Wala raw pinipiling panahon ang pagpapanagot sa mga tiwali, lalo na sa gitna ng pandemya. Cedric Castillo Nakatutok, 24 Oras. Nadagdagan na po ang mga ospital na makikilahok sa bakunahan sa mga menor de edad na sisimulan sa October 15. Pinaplano na rin ang booster shots para sa mga healthcare worker na target simulan sa unang bahagi ng 2022. Nakatutok si Chino Gaston. Para mas maprotektahan ng mga healthcare worker, nais ng National Task Force on COVID-19 na simulan ang pagbibigay ng third dose ng COVID vaccine sa A1 priority group simula sa unang quarter ng 2022.
Sa programang naiisip ni Vaccine SAR, Secretary Carlito Galvez Jr., target na mabigyan ng third dose ang mga healthcare worker na nabakunahan noong Marso at Abril. Pero kailangan pa raw aprubahan ng Interagency Task Force at ikonsulta sa National Immunization Technical Advisory Group ang binubuong plano. Uunahin na po natin yan either November or maybe January. Kasi titingnan po natin din yung ating volume. Pero sa ating programa, based on our readings, kailangan talaga magkaroon po tayo ng third dose na ginagawa ng ating mga ibang bansa ngayon at pinag-aaralan na rin ng CDC ng US. Tungkol naman sa pagbabakuna ng mga menor de edad, mula sa 6 na ospital, 8 na ngayon ang mga ospital sa Metro Manila na makikilahok sa pilot vaccination ng minors sa darating na October 15. Minamadali na rin ng Department of Tourism ang target na mabakunahan ang higit 250,000 na tourism workers sa bansa. Susi raw ito sa itinutulak ni Tourism Secretary Berna Romulo Puyat na tanggalin ang age restrictions sa leisure travel o ang pagpayag sa menor de edad at senior citizens 65 pataas na makapamasyal. We're hoping na sana by Thursday, payagan nila muli. Kasi dalawang beses na nila o tatlong beses na pinayagan ng IATF yung no age restrictions. Yun na lang ang hinihingi namin. Kahit hindi pa pwede magbakasyon ang mga dayuhan at may age restrictions sa local tourists, patuloy ang promotion ng DOT sa tourism destination sa bansa, gaya ng Boracay, Siargao at Palawan, na kamakailan ay kabilang sa top Asian destinations ng Condé Nast Travel Magazine. Sino Gaston Nakatutok, 24 Oras. Pinaimbisigahan na ng National Telecommunications Commission o NTC ang emergency alert message na natanggap na ilang reporter habang nasa COC filing venue kanina. Sa naturang emergency alert message, inaanunsyo ang presidential bid ng isang BBM. Kilala ang BBM na initials ng presidential aspirant na si dating Senador Bongbong Marcos na naghain na rin ng kandidatura kanina. Ayon sa COMELEC, hindi tamang gumamit ng emergency alert system para sa political propaganda. Dapat daw ay managot ang sinumang nasa likod nito. Ayon naman kay NTC Deputy Commissioner Edgardo Cabarros, sinabi na ng mga telecoms company na wala silang ipinadalang ganong emergency alert. Ang sabi ni Cabarros, posible daw na nanggaling ito sa mga illegal na portable cell sites. Sabi naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, hindi sila nag-issue ng ganitong mensahe. Sumusunod din daw sila sa Free Mobile Disaster Alerts Law, kung saan tanging mga hazard-specific ang kanilang ipapadalang mga mensahe. Kinondena naman ang kampo ni Marcos sa mga nasa likod ng pagpapadala ng mensahe na ang layunin daw ay idiskaril ang kandidatura ng presidential aspirant. Maraming dapat abangan sa much-awaited Season 2 ng Prima Donnas. Pero bagay reprise ni na Katrina Halili at James Blanco ang kanikanilang roles, magtatambal muna sila sa nakakakilabot na episode ng Wish Ko Lang. Makichika kay Lars Santiago. Nagsimula ng mag-taping si Katrina Halili para sa Season 2 ng Prima Donnas, kasama ang ibang minahal ng mga manunood na castmates. Nagbahagi na sila ng kanilang unang araw sa lock-in taping. Abangan nila ang bagong Lillian, version 3. Kung nabitin sila sa version 2 dahil ako po mismo ay nabitin sa version 2 ni Lillian, version 3 talagang nakaka-excite and matutuwa po talaga sila. Ang aktor na si James Blanco ay naghahanda na ring pumasok sa lock-in taping sa susunod na linggo. Dapat nilalabahan kung si Ruben ba ay magpapatuloy sa kanyang pagmamahal o si Ruben ba ay magiging kakaiba. Dahil matagal silang nagsama sa bukwan ng primadonas, sobrang gamay na ni na Kat at James na magsama sa trabaho. Si Kat kasi sa totoo lang, hindi po mahirap na makatrabaho. Parang continuity na lang nung primadonas yung ginagawa namin. So napakadali.
sobrang happy ako na nakatrabaho ko ulit si James Blanco. Kasi sobrang na-miss ko din siya. And alam ko na ang daming natutuwa din sa love relationship namin sa Prima Donna. And ang daming, ang dami ding fans ni Lillian and Ruben. Bago magsama sa taping ng Prima Donnas bilang sina Lillian at Ruben, mapapanood muna sina Katrina at James sa bagong episode ng Wish Ko Lang ngayong Sabado. Gaganap sila bilang mag-asawa na namataya ng panganay na anak na babae at bagamat binayayaan ng isa pang anak na lalaki naman, nagkaroon naman ng malaking problema. Hinahunt kami nung anak namin na namatay na syempre parang may mga dahil nga marami kaming pagkukulang sa kanya, parang ginagantihan niya yung anak namin. Lar Santiago, updated sa Showbiz Happenings. And that's it for my Chica from Home ngayong Wednesday night. Ako po si Iya Adeliano at ikaw ay si Premier Adeliano. Awelano. Miss Moser, Mike, Miss Vicky. Good night. Good night. Bye. Bye. Salamat, Iya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tianco. Mga kapuso, 80 araw na lamang at Pasko na. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. At dahil hindi natutulog ang balita. Makatutok kami 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.